natin nahati, lagyan na natin ng soil. Dagdagan lang natin yung soil natin. At ita-transfer ko dito guys yung kangkong na tumubo na. Nagpatubo kasi ako ng seeds. Ayan o. May dalawa. Dalawa. Pinakailalim, lagyan na natin ng tubig guys. Ganun lang. Tapos, usa na yung mag-water by itself. Yung tinanim ko noon na kangkong guys, ito na o. Diba? Healthy sila. Tapos, pag kunti na yung tubig guys, dagdagan nyo lang. Minsan, pinapalitan ko. Lagyan ko ng bagong water. Para fresh. Ganun lang, guys. Diba? Ganyan. Yung hindi self-watering, guys, tingnan mo, medyo matamlay, diba? So, ita-transfer ko dito para mas madaling tumubo. So, maganda pag self-watering, guys. Lalo na yung kangkong, matakaw siya sa tubig. So, ito, ita-transfer ko to para mag-self-watering. Meron pa ako dito extra. So, ililipat ko tong kangkong. Tinry ko lang dito. Mas maganda yung self-watering, guys. Para, lalo na ngayon, mainit. So, may work na ako. Hindi ko na masikaso diligan. So, pag ganyan, busy kayo sa work, gawin yung self-watering at hindi na kayo mag-worry na dilig ng dilig kayo every day pag mainit. Ganyan lang. Lagyan nyo ng water. Masarap kasi kangkong guys. Malayo yung binibinhan namin ng kangkong. Magdadrive pa ako ng at least 30 minutes. Pag traffic o lumagpas pa ng 30 minutes. So pag may tanim ka, diba? Pag mag-tanim ka, o di, may harvestin ka na. So, ganyan lang guys, ha. Yan lang muna guys. Thank you for watching.